Isang panibagong umaga ang sa ating pinagpala. Malino na isip, buhay at panibagong lakas. Sa maghapong paggawa hanggang sa payapang pagtulog, tanging sambit ng puso, Ama, salamat po. Bahagi pagpapala sa makakasalamuha, ang pagmamahal ng Diyos na sa atin ay lumikha. At sama-samang sambitin na may galak sa puso, Ama, salamat po. Masimula ng umaga at dami ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. In a world where hearts can break, we shine a light for Jesus' sake.
with open arms and love so true. In Christ's name, we care for you. From the lost and weary to the broken soul, we'll offer comfort, making them whole. With acts of kindness and prayers we bear, we show God's love, showing we care. We care. His light you'll see, for in our heart Christ's love sets us free. Delay. Now is the acceptable time. Now is the time of salvation. Let us proclaim the message of salvation to many nations, races, languages, and even kings. Because we care, let us evangelize the world.
Kapayapaan at papagpalang araw po ang sumaating lahat. Elder Jonathan Dooma po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. May your day be filled with God's love and your heart with His peace. Have a blessed day! A blessed day to all, isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito na mula sa aklat na Love Notes ay mula sa 1 Corinthians chapter 16 verse 24. From the author of this book, our dearly beloved Elder Yell, through Christ Jesus, my love is with all of you. As a humble servant of Christ and the Church, may I say, in all honesty, I agape you all. As I love you, I hope that you may also be loved by you. It is my duty to God, the Church, and to you. I'm so sorry that others have some doubts. Where is my agape? My agape is to teach the pure doctrine of Christ, of what is right, to admonish what is not right, to correct, to make things right, and to instruct for you to stay right. I rest my case in Almighty hand of God. Mula sa minamahal at iginagalang nating may akda ng aklat na ito, ang ating kapatid na Yel, bilang isang mapagpakumbabang lingkod ni Kristo at ng Iglesia, tapat kong masasabi sa inyo na agape ko kayong lahat. Sa pagmamahal ko sa inyo, umaasa ako na mamahalin din ninyo ako. Ito ang aking tungkulin sa Diyos at sa Iglesia. Ako'y totoong nalulungkot kung mayroong ilan na nag-aagam-agam. Ang aking agape ay magturo ng dalisay na doktrina ni Kristo. Nang tama, pagsaway sa mali, magtama, at magturo para manatili kayong matuwid. Inilalagay ko ang lahat sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Kulang ang buhay natin kung hindi natin naranasan ang agape ng Diyos sa atin. Dahil sa mga nagawa nating mga kasalanan, pinatawad tayo ng Panginoon at ipinadama niya sa atin ang kanyang dakilang pag-ibig. Pakinggan po natin ang awit na Agape ang Pangtubos mula sa Agape Choir. Thank you.
Day to all, kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dahil napakahalaga ng isyung ito, umabot na po tayo sa 3 episode ang paksang Parental Guidance. Atin na pong tanggapin ang ating Elder Regem sa segment na Gabay ng Pamilyang Kristiyano. Shalom po mga minamahal na kapatid at sa inyo din po na aming mga tagapakinig. Sa ating pong lahat, palagi ang kapayapaan ng ating Panginoon. Good morning po. Have a blessed day para po sa ating lahat. Ang tatalakayin po natin ay karugtong pa rin po ng ating pinamagatang Parental Guidance. Ito po ay number 3. Parental Guidance number 3. Meron pong isang 12-year-old na babae na anak mayaman na nag-birthday. Ngayon, sa birthday niya, nagkataon, wala katulad ng dati, ang kanyang mga magulang out of the country kasi masyadong busy sa trabaho, sa kanilang negosyo. So, nag-birthday siya, hindi niya kasama ang kanyang mga magulang. Pero, hindi naman sila nagkulang when it comes to gift. Kasi talagang mayaman nga, bibili lang sila, papadeliver, dadalhin sa kanilang anak yung kanilang gift o regalo. During that day, sa birthday ng bata, ng 12-year-old, tinawagan po niya ang kanyang mami at ginukumusta kung nasaan sila. Sabi ng mami, anak, na-receive mo ba yung gift namin sa'yo ng daddy mo? Yes, ma'am. Kumusta? Nagustuhan mo ba? Hindi ko binuklat, hindi ko binuksan. Bakit? I am not interested. Hindi ko po kailangan yung mga gift ninyo. Ang kailangan ko po ay kayo. Yung inyong presensya sa birthday ko. So, ano po ang lesson doon po sa kwentong yaon na nangyayari sa maraming pamilya? Ang ating po mga anak, more than gifts, kailangan po nila ng ating presence, ng ating time, panahon,
hindi lang po sa araw ng kanilang mga birthdays. Pero siyempre, lalo na sa graduation, birthdays, at special occasion ng ating mga anak, mahalaga nandoon po tayo. Pero hindi lang po doon. Sa mga pagkakataon po na kailangan nila ng guidance, ng mga payo, ng ating presence para lumakas ang kanilang loob, para ma-solve ang kanilang mga dalahin, mga problema, they need our presence. Kaya sabi nga po, tayo bilang parents, we are prone to give our children everything, di ba? Except the one thing they need most. Ganun tayo. Naibibigay natin, gusto natin maibigay lahat. Pero may pagkakataon yung mas kailangan nila ang hindi natin naibibigay sa kanila. At ano po yun? Walang iba kundi yung pong time. Panahon. Time for listening, time for understanding, time for helping, and time for guiding. Maring ito po ay maging simple lang sa pandinig natin. Pero dahil po sa ating business, pagiging busy sa iba't ibang mga bagay, nagiging difficult po sa atin minsan gawin ito, di po ba? Ano ba yung mga bagay na pinagkakaabalahan natin? Ang ating career, trabaho, maaring negosyo, di po ba? Mari pong mga hobbies na gustong-gusto natin gawin na dahil doon, dahil sa mga yaon, nawawalan tayo ng panahon na turuan ang ating mga anak, samahan sila, i-guide sila sa mga pagdidesisyon kahit sa maliliit na paraan ng kanilang mga buhay. At yun po ang tatalakayin natin ngayon na huwag nawang mangyari sa atin bilang mga magulang. Our major effort must be devoted to our children. Ulitin ko po our major effort bilang mga parents, bilang mga tao, must be devoted to our children. If they turn out badly, pag sila po'y lumaki at napariwara, hindi naging mabuting tao, wala pong bagay na maaaring na-achieve natin sa mundong ito, maaaring po mag-compensate doon. Maaaring may na-achieve man po tayo, naging mayaman ka, naging famous ka, mababawasan po yung kinang niyaon pagka po napahamak ang ating mga anak. At marami pong ganyan, di ba? May mga congressmen, mga senators, kahit mga billionaires na ang anak nila hindi naging mabuti ang kalalagayan. Bagaman famous po sila, mayayaman, nababawasan ang kinang ng kanilang mga maring sabing pagtatagumpay. So mga kapatid, ano ba ang biblical role natin bilang mga magulang? It is to be a good steward of our children. Yung pong ating biblical na duty o role, to be a good steward of our children. Ano ba yung steward? Ito po yung katiwala. Kasi mga anak po, talagang pinagkatiwala lang sila sa atin ng ating Panginoon. Tayo po bilang parents, we are responsible for caring for their spiritual, for their emotional and physical well-being. Ulitin ko po tayo bilang parents, we are responsible for their spiritual, emotional and physical well-being. Pananagutan po natin yan bilang mga magulang na pinagkatiwalaan ng Diyos na alagaan at ingatan ang ating mga anak. Ayon po sa Efeso 6.4, at kayong mga ama, huwag niyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Sa English po, yung bahaging dulo ng talata, nurture them in the discipline and instruction of the Lord. So, hindi lang po sa mga ama ito, sa lahat po ng parents, nanay o tatay, tungkulin po natin na in-nurture sila sa mga instructions ng ating Panginoon. Alam niyo po, tayo bilang mga magulang, our most important duty is to teach them about Jesus Christ, about sa ating Panginoon. Hindi lang po sa salita ituro po natin sa pamagitan din ng ating paraan ng pamumuhay, paraan ng pagtrato natin sa kanila, paraan ng pagtrato natin sa ating kapwa, at kung paano tayo nabubuhay sa ating pamilya at sa ating pagkatao. We must teach them about Jesus Christ. Anong mga paraan? Una, nabanggit na rin po sa atin, isama natin sila sa mga worship services, sa mga pagsamba. Turuan natin silang umawit ng mga awit ng songs of praises.
Turuan din po natin silang manalangin, kausapin ng Diyos. Di po ba? Introduce po natin sa kanila kadakilaan ng Panginoon. And there is nothing impossible dahil sa napaka makapangyarihan ng ating Diyos. At makikita po nila iyan kapag ka nabubuhay tayo sa kapayapaan. Nabubuhay tayo sa pag-asa na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Nabubuhay tayo sa pananampalataya na God will always direct us. He will provide for us. And He will keep us safe sa anumang pong mga kapanganiban sa mundo. Madarama po ng ating mga anak yan. Kaya hindi lang in words, kundi in actions. How we deal with our problems, sa mga consequences, madarama nila ang ating pananampalataya sa Panginoon at mahalaga pong maituro natin sa kanila iyon. We must introduce them. Bata pa lang, isama na po natin sa mga gawain, sa mga pagsamba sa Panginoon. Ano pa po? It is also our responsibility to take care of their emotional needs or emotional well-being. So treating them with gentleness helps them stay responsive to instruction and correction. So alam niyo po, ang mga bata, ang nagiging teenager, may mga emotions po yan. May mga feelings na dapat po nating igalang at dapat po nating maunawaan. Di ba? May mga pagkakataon. Ang anak natin, halimbawa preschool o kaya elementary school, na-frustrate. Maaaring sa kanilang mga kasamang ka-eskwela, maaaring sa naging results ng kanilang exams, maaaring sa teacher nila. Oh, valid po ang kanilang emotions. Tanggapin po natin yon. At we must guide them how to deal with those emotions. Di po ba? Frustrations, happiness, joyfulness, discouragement. Mahalagang maalalain po natin sila how to handle those emotions. O, maging sa panahon po, halimbawa, siyempre, nagiging kabataan yan, naliligawan, o kaya nanliligaw. Minsan, nababasted, di po ba? Minsan, natutuloy, nagkakaroon ng girlfriend. We must also know how to handle those situations. Mahalaga po, alam nyo, lalo na, halimbawa, babae anak natin na naliligawan, yung nanay, maging close kayo talaga. As if, parang kayo talagang best friend forever. Talagang walang ililim sa yung anak mo. Talagang mapapayuhan mo siya. Hindi naman outright babawalan eh. Kasi lahat naman tayo dumaan sa sitwasyong yan, di po ba? Naniligaw o kaya naliligawan. But we must do our part para maalalayan po ang ating mga anak, mapababae o mapalalaki. O hindi naman bawal na maging infatuated ka, magkaroon ka ng crushes. Pero mahalaga, you must handle yourself properly. At yun po yung magagawa natin kung talagang lapat ng loob, halimbawa, ng nanay at ng kanyang anak na babae. Talagang hihingi siya ng guidance. O, minaniligo po sa akin eh. Parang gusto ko na rin pong sagutin. Kaya sino man po kayang pwede kong sagutin sa mga nangniligo sa akin? At kaya anong edad po ba ako maaari talaga mag-entertain ng suitors? Kailan po ba ako talaga pwedeng sumagot sa isang nangiligaw? Igagayad po natin ang ating mga anak sa bagay na yan. Kesa sila po hindi natin pansinin, i-neglect natin sila, sa iba po sila kukuha ng mga payo at maring makita po nila iyon sa kanilang environment. Ano ba nangyayari sa paligid natin? Marami pong kahit teenagers pa lang, talagang napaka-intense na ng kanilang relationship, di po ba? Minsan humahanga sa mga premarital sex na hindi po dapat na mangyari. So mahalaga, properly guided po ang ating mga anak. Ituro natin sa kanila, they should be pure sa kanilang pagiging single. At kung talagang halimbawa, tapat ang naniligaw sa kanila, they should be willing to wait for the right time, di ba? Tapos na mag-aral, may mga trabaho na. O halimbawa naman, lalaki sa atin, gusto manligaw, may nagugustuhan. O, manligaw pero ingatan ang inyong relationship kapag sinagot ka. Hindi mo dapat mawala ng karangalan ang iyong girlfriend. Hindi dapat magkaroon ng hindi ginagawa kayo na hindi nararapat bilang magkasintahan. Pakita po natin sa kanya yung pagiging responsible sa relationship, yung pagkakaroon ng self-control na matukso.
Iiwas sila sa mga sitwasyong hindi dapat na mangyari. Sa mga pagkakataon, hindi kayo pwedeng magpunta sa isang lugar na kayo lang. Di ba? Matutukso kayo. Hindi po pwedeng lagi kayong magkadikit. Di ba? Yan po yung mga pagpapayo na mahalagang nasasabi natin sa kanila. At pakita rin po natin sa kanila, halimbawa, yung maaaring maging consequences. Kung sakaling sila matukso, madala ng damdamin, at may mangyari, di ba? Mapipilitang magpakasal na maaga. Kahit hindi pa nakatatapos ng pag-aaral, kahit hindi pa handa, turuan po natin sila maging responsible sa kanilang mga actions and mga decisions. Yun po ay hindi madaling gawin, pero pwede. Kayang gawin, basta they are properly guided natin. O, eh, minsan kasi, halimbawa, nangyari sa atin ng tayo kabataan, parang okay lang na mangyari rin sa kanila. Hindi po gayon. Alam po natin yung tama at mabuti, yung kalooban ng Panginoon, ito pong dapat nating ituro sa kanila. So, maging responsible sa relationship at ipakita po natin yung maaaring maging consequences. Pagka ganyan, maaaring madelay ka na makatapos sa pag-aaral. Pagka ganyan, baka hindi ka makapaghanda sa isang karir na gusto mong maging karir at magtagumpay ka doon. Baka dahil sa kabiglaanan nyo, eh, yung pangarap nyo hindi agad matupad. At nangyayari po yun. So, mahalaga magsimula kayo sa tama ng kayo ikasal. Pareho kayong pure, pareho kayong malinis. Wala kayong guilt na mararamdaman. At ang presensya ng Panginoon, ang paggabay niya, sa inyo palagi. Hindi ko po naman kinukondem yung maring nahulog po sa kasalanan, ha? Mga kahinaan. Hindi po. Wala tayong layunin ganon. Ang totoo, nakakaawa po sila. Pero hindi naman huli ang lahat para humingi ng tawad sa Panginoon at magbago at gawin kung anong tama at kung ano po ang mabuti. So yan po ah, emotional needs po yun ng ating mga anak na dapat po nating mabantayan. Ano pa? We are also responsible for providing them their physical needs. Tayo po bilang mga tatay at nanay, tungkulin po natin yon. That means providing food, shelter, clothing, and marami pang iba. Kaya ang mga, alam nyo, mahirap talaga maging tatay. Kasi magtatrabaho ka ng napakamahabang panahon. Pagtatrabaho mo, mga anak mo, para makapag-provide ka ng pagkain, pananamit, at ka lang magiging tirahan. E buti nga ngayon, may mga babae, nagtatrabaho na din, talagang nagkakatuwang sila sa pagtataguy ng physical needs ng kanilang mga anak, pati sa mga pagpapaaral, di ba? Eh, sobrang ngayong maningil sa mga eskwelahan eh, lalo na sa mga colleges. Sobra, napakamamahal. Kaya, tungkulin din po natin yon na ipagkaloob sa kanila ang kanilang mga physical needs, mag-provide para sa kanila. So, tandaan natin na yung kanilang spiritual needs, yung kanilang emotional needs, yung kanilang physical needs, mahalagang na ibibigay po natin ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Lagi tayong hingi ng guidance sa Diyos para po tayo ma-enlighten on how to deal with those things. Di ba? Kasi hindi man ganun kadali maging magulang eh. Mag-guide sa iba't ibang sitwasyon ng buhay ng ating mga anak. So ano po mahalaga nating magawa? Make our children blessed. Napagpala. Paano po maging napagpala ang ating mga anak? Make them wise. For it is written, he hath no pleasure in fools. Gawin po natin silang tunay na matatalino. Hindi po yung intelligence, ha? Kasi iba po yung intelligence na academically, hindi po. Make them wise, talagang matalino sa kanilang mga decisions sa buhay. Matalino when it comes to our Lord. Sa kaalaman ukol sa Panginoon at sa kalooban ng Diyos. Kasi ang Diyos po, talagang he had no pleasure, wala siyang katuwaan sa mga mangmang. Mangmang sa mga desisyon, mangmang sa paraan ng pagsamba at paraan ng pamumuhay. So make them blessed, make them wise, sapagkat yun po ang nakakapagpaligaya sa ating Panginoon. Ano pa? Let them enjoy hard work and choose hard things rather than easy. Turuan po natin sila na magtrabaho talaga at magtrabahong mabuti. Huwag po nating bayaan na maging magaan sa kanilang buhay sapagkat makakalakhan nila yon, makakamihasaan at sila po ay maging responsible, mga tamad. Turo po natin
ang kahalagahan ng hard work, ang kahalagahan na you should do the hard things para makamit mo ang iyong mga pangarap. Number three, let them pass from dependence on us to dependence on themselves and especially on dependence on our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog, bayaan po natin sila lumampas na umaasa sa atin palagi. Turuan natin silang umasa sila sa kanilang sarili at higit sa lahat, umasa. Maging dependent sa Panginoong Diyos na si Kristo Jesus. Di ba? Eh kasi may mga tao, may asawa at mga anak na umaasa pa rin sa magulang. Hindi po dapat na gayon. On our own, dapat maging dependent po tayo. At higit sa lahat, dumipende tayo sa guidance ng ating Lord Jesus Christ. Di ba? Ano pa? Let them never come under the dominion of earthly things. Keep them free. Huwag po nating bayaan na sila talagang maduminahan, alipinin ng mga bagay na ukol sa mundong ito. Diba? Eh, ang tao po napaka materialistic. Ang kanilang pamantayan sa tagumpay ng tao, yung dami ng pera, yung kayamanan. Ang kanilang pamantayan para success ka, yung famous ka, kilala ka. Diba? Eh, hindi po gayon. Huwag natin bayaan na sila maalipin ng maling karangalan, maling kayamanan ng mundong ito. Let them be free from those things. Ang pera, mahalaga, pero hindi yan pinaka-importante. Ang pinakamahalagang karunungan ay ang karunungan galing sa Diyos na magagamit po natin sa mga tamang mga desisyon. Yun po, huwag natin bayaan na magaya sila matulad sa mga sinumang popstar, kung anong usong mga damit, mga usong mga pagli-live-in, di ba? Nangyayari yan. Ang tao, ang mga kabataan na alipin ng peer pressure na maging kagaya ng karaniwang kabataan ng mundong ito. Pero ang mga anak po natin na hindi gayon, sila po yung mga kabataan dapat ikarangal ng Panginoon. So let them be free sa pagkaalipin ng mundong ito. Pakita natin, hindi lahat ng uso, dapat gayahin. Pakita po natin na maraming ginagawang tao ngayon, maraming gumagawa, hindi dapat na gawin. Let them be free mula po sa snare ni Satan. Ano pa? Let them grow up healthy, happy, friendly, and keen to make others happy. Oh, bayaan po natin sila lumaki na malusog, masaya, mapagkaibigan, at may pagnanasang makapagdulot ng katuwaan sa kanilang kapwa. Diba? Napakagandang kalagayan po noon. Malusog, masaya, palakaibigan, at may pagnanais na makapagbigay katuwaan sa kanilang kapwa. Hindi pat gayon naman ang napakagandang kalagayan ng isang Kristiyano. Ano pa? Let them be winners and helpers of souls. Yung paraan ng kanilang pamumuhay bilang estudyante, bilang kabataan, bilang ate at kuya, makawiwin talaga ng puso ng iba para sabihin, ito ang tunay na kabataang maka-Diyos. Diba? Ito ang tunay na gusto kong maging kaibigan. At dahil sa kanya, magbabago ako sa kabubuti. Maging good influencer, di po ba? Eh ngayon, napakaraming tinatawag na influencer. Pero anong influence ang naidudulot? Husay sa pagsayaw? Di ba? Laswa ng kasuotan? Di ba? Naging influencer sa mga bagay na walang kabuluhan. Kayo po bilang kabataan na yung maging influencer ng maraming kaluluwa na magbabalik loob sa ating Panginoon. Let them be winners and helpers of souls. At sa huli po, let them live not to be ministered unto, but to minister. Bayan po natin sila yung mabuhay, hindi yung sila ang naalagaan, pinapayuhan, tinuturuan. Manapa, turuan po natin sila. Palakin po natin sila na at the right time, sila ang magmi-minister, sila po magtuturo, sila ang mag-guide at magbibigay ng halimbawa. Ulitin ko po ah, sa huli, let them live not to be ministered, but to minister others. O, ibig sabihin, makapagtuturo, makapagseset ng good examples sa kanilang kapwa. At napaka ganda pong senaryo, di po ba? Pagka nagkaganon po ang ating mga anak, naging inspiration sila ng kanilang kapwa kabataan, hindi na natin sabihin, salamat sa Diyos, tinulungan tayo na maging gayon ang ating mga anak.
So sana po ito maging role natin. Huwag natin pabayaan na hindi magawa sa ating mga anak, yung mga diniskas po kanina. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na ating magawa. So sa huli, lagi pong sinasabi, we must always rejoice. Maging masaya po tayo sa ating buhay. We must always be prayerful. Manalangin tayo sa lagi sa ating Panginoon. At higit sa lahat, maging mapagpasalamat sa naman pong sitwasyon ng ating mga buhay. Ito po nawa yung pagpala sa ating Panginoon magmula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa ating pagtatanghal. Maligayang panunood po sa mga kapatiran sa Kabanal-Banalang Iglesia, dyan sa San Mateo Rizal, at ang kanilang district servant ay ang kapatid na Emmanuel Martin. Maraming salamat din po sa lahat ng mga kapatid na nagsishare ng link ng ating broadcast at sa mga kaibigan naming tumatangkilik ng ating pagtatanghal. Sana po ay magkasama-sama tayong muli sa susunod na mga araw ng pagtatanghal. Sa bahagi pong ito, inaanyayahan ko po kayo sa isang panalangin. Atin pong pasalamatan ang Panginoon at ipagtagubilin ang panibagong araw na ito na ating lalakaran. Manalangin po tayo. Aba, Ama naming Hari, Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Napakabuti mo sa amin. Di ka nagsasawang kami pagpalain sa aming buhay sa bawat araw na aming nilalakaran. Napakabuti mo, Panginoon. Wala kaming maigaganti, kundi Ikaw ay aming paglingkuran. Purihin ka namin, samantalang kami nabubuhay sa ibabaw ng sanlibutan. Salamat po ng maraming marami sa tawag ng langit na itinawag mo sa amin, sa paggabay mo sa amin, upang aming magabayan ang aming mga mahal sa buhay sa mga paglilingkod sa indakilang pangalan. Salamat sa mga pagtuturo, maging gabay ito, hindi lamang sa amin, kundi sa lahat ng mga tao na naaabot ng blessed day na nakakapakinig upang kung magkagayon, Panginoon, matanghal sa aming mga puso ang iyong dakilang pangalan. Matanghal ka sa amin upang kami ay makita mong naglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Gabayan mo po kami sa panibagong mga oras na aming lalakaran sa ibabaw ng sanlibutan. Pagkatapos na kami ay iyong gisingin, bigyan ng kalakasan, makapagpatuloy kami sa pagpurit pagdakila sa iyong malwalhating pangalan. Ang lahat ng ito, aming ipinagpapasalamat sa pangalan mong Diyos, Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po!